So good dun guys. So andito kami sa area now and currently I am cooking ano, ito yung adobong pabo. So kain na nagdala ako tapos dito na lang din kinatay. But then unfortunately medyo na-delay kami, late na yung pagdating namin. Nakapananghalian na yung mga tropa, mga tao. So kasi sobrang ano din kanina dun sa bahay, naging busy ako, so late na ako nakakyat dito. So yan na, for lunch na to, and ito lang, niluluto ko na yung pabo, adobo. So yan, medyo ano yung tsura dahil cowboy lang yung dating natin dito. So anyways, ito pala yung ginagawa dito, it's update of the coops, no? Yung mga kulungan ng mga alaga natin na dadalhin dito. Native chicken tsaka ano, yun, naglalagay na sila ng bubong. And maganda yung weather dito. Medyo yun nga lang, medyo maulan, at yun din ang gusto ko kasi nadidiligan yung mga natin, yung tinatanim natin. So yan yung mga kids pala makain, tapos yep. Okay, later, sige, salamat. So medyo budgeted lang kasi yung ano ko dito. Actually tinulungan tayo ng DA, no, sila din yung nang ano natin nag ano dito para makabuo tayo ng projects, no, which is so proud sa ating ano, ating gobyerno. Even though may mga pandemic, still they are ano yung mga projects na inaano ng DA, binibigay sa tao. So ito pala, this side here is yan, kung napapansin nyo, nakanets na siya hanggang dun kasi dito yun ilalagay yung pabo. Yan, may mga ano na rin, may mga yan na, nakaready na yung kumpay, tawagin sa amin, mga damo. So tapos yung ano nila, dun sila pagsisilong pagka uulan. So medyo yun lang muna for now yung pinapakita ko na ano na update. Medyo ano pa kasi dami akong gagawin pa dito sa area. So meron pa nga akong tatanim yan, no, mga upo tsaka patola. So kailangan talaga teka, punta muna dito. While I'm still cooking, ikot lang muna tayo dito. Yan, dito naman. Ay, yesterday pala yun, nag-install kami niyan ng solar na ilaw. Laking tulong niya, no? Yan yung nag-illuminate pagkagabi rito. Actually, nag-ano ako ng kuryente pero hindi pa na, ano, hindi pa na ikabit. Dito pala, may nilagay ako the other, ano, na tinanim ako na buto ng pakwan. Yung kalabasa. Yun na siya, guys, oh. Yes, you can see, taba. So yan, no, tumutubo na. Tapos may mga lemon yan there, yun, dadagdagan ko pa sila hanggang dun. So yan naman, may mga puno ng mangga. Pero dito actually I'm planning na magtanim ng mais, yun, kasi malaking tulong din yun, no, aside from the ano. So mas maganda rito kasi rainy season na, in start na ng September, so until December medyo maulan na dito sa ano na to, sa ano natin, no, lugar. So yan lang muna ano ko, and I will update you guys regarding sa ano na yung development dito, ano yung magiging ano natin dito, no, mga projects na gagawin. So ano lang naman kasi wala tayong budget talaga, no. Buti nga, salamat ay yung DA rin na-approve, nagbigay sila ng tulong, ng assistance. So yun na, maganda yung panahon, maangin, yun ang gusto ko rito sa area, tapos tahimik. Kaya yun talaga, dito ko talaga yung choice ko na patayuan ng ano, ng kulungan ng mga manok. Yan, actually dalawang side sana to, long side from here up to here. So medyo yun nga, kinapos ng budget kasi malaki talaga, particularly sa labor, yun ang ano talaga, labor ng tao. And so susunod na naman pagka kalaunan may improvement na, no,
So sana pagpalain tayo, ibigay sa atin para naman mabilis yung ano, may ascenso, may progress dito sa dito sa farm na to, no, na itatayo namin. So ito pala standard na ano din to, yung sizes nito, design talaga, and pinalo ko sa standard na ano, malaki talaga siya, no. Yan, malaki yung space nila, no, yung kulungan, para naman maganda yung breeding nila ng mga manok. So guys, I will give an update on my next vlog na lang, para masundan nyo rin ako. So please don't forget to like and subscribe. So bye bye, keep safe guys.